a blessed day sa lahat, and may God fill us with His love today as we listen to His message. And I have a favor, please listen carefully and ready natin yung heart natin para sa word ni Lord. Magbukas ako sa prayer. Hallelujah, Father, in Jesus' name, pinupuri kita, sinasamba, at dinadakila, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Lord, salamat sa panibagong buhay at lakas na muling binigay mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil patuloy na nag-overflow, Panginoon, O God, yung kabutihan, yung love mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Lord, I pray, Panginoon, O God, na itong mensahe na ito, Panginoon, O God, ay maging malaking pagpapala, Panginoon, O God, sa bawat taong makikinig, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, O God. And I pray, patuloy na ikaw yung magsalita, ikaw ang manguna, banal na spirito, at patuloy na kayo ang maitaas. Maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. So, ang ating verse for today is Luke chapter 17, verse 33. Sabi dito, whoever shall seek to save his life shall lose it, and whoever shall lose his life shall preserve it. Sa Tagalog, ang sinumang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ang sinumang mawala ng buhay ay makakapagligtas nito. So, ang title ng preaching ko is Don't Save Your Life, Let God Save You. I'll repeat. Don't save your life, let God save you. Okay? Ang tao, maraming ginagawa para maligtas niya yung kanyang sarili. So, ito yung mailigtas niya yung sarili niya sa kalungkutan, maligtas niya yung sarili niya sa kahirapan, sa pagiging mag-isa, or sa pagiging hindi kilala. So, maraming mga sitwasyon na gusto natin, tayo ang magligtas sa sarili natin. Tama ba? So, madami tayong ginagawa sa sarili natin na sa tingin natin, ito yung makakapagligtas dun sa sitwasyon na meron tayo. Pero sinasabi ng Lord sa atin sa araw na to is, don't save your life, let God save you. Ayan, so unang-una yung lungkot. Ayan, gumagawa tayo ng mga bagay para mapasaya tayo. Gusto natin maligtas yung sarili natin sa mga kalungkutan na meron tayo. So sa oras ito, ikaw lang naman na nakakalam kung ano yung lungkot na nararamdaman mo sa puso mo. Ayan, susubok ka ng mga bagay na makakapagpasaya sa'yo, na kahit alam mo naman na mali, still, ginagawa mo pa rin. Tama ba? So meron tayong ganun. Alam naman natin mali eh. Kasi hindi na tayo bata, kundi meron na tayo talagang may isip na tayo, alam na natin kung ano yung tama sa mali. Pero dahil sa kalungkutan natin, pinapasok natin yung sarili natin sa bagay na magpapasaya ng laman natin or makakapagpasaya sa atin. So, pangalawa, kahirapan. Siyempre, dumarating ang time na nakakapos tayo, parang feeling natin nahihirapan tayo sa sitwasyon na meron tayo. So, ang gagawin ng bawat isa sa atin is magpapakapagod tayo sa trabaho, na hindi naman masamang magtrabaho, pero wag naman yung sobra na kung saan talagang mag-OT ka 14 hours. I mean, yung oras mo sa isang araw is 14 hours, na dapat 8 hours a day lang, pero nag-exceed ka sa ganong oras. So, minsan, may mga tao naman na dahil sa kahirapan, nagganakaw, nandadaya. So, gusto nila kasi maligtas yung sarili nila dun sa kawalan or kahirapan. So, gumagawa tayo ng mga bagay para mawala tayo sa ganong sitwasyon. Or pwede naman maramdaman natin na para tayong mag-isa. Ayan, so lalo na uso to sa mga kabataan. So, ang ginagawa natin is ilalagay natin yung sarili natin sa bagay kung saan magiging in tayo. Ayan, so magpapakasosyal ka, kahit hindi ka naman talaga sosyal, kahit hindi mo naman kayang bilhin, kaya mong bilhin, o kaya naman pwedeng pumapasok ka sa isang relationship na alam mo naman na mali naman talaga. So kasi nakakaramdam ka na nag-iisa ka. So lalo na sa mga single dyan, sino yung mga single dyan? So minsan, dahil sa single tayo at matagal na tayong single, naghahanap tayo na para makakapagligtas sa atin dun sa singleness na. Lalo na kung palagpas na tayo sa kalendaryo, di ba? So, talagang ginagawa natin, maghahanap at maghahanap na lang tayo. Magiging ka-partner natin na hindi natin masyadong kinikilala or ano pa man. Pero ako hindi ako naghahanap. Kaya ang sila na magbigay sa atin. So, or kaya naman pwede yung fame. So, minsan may mga tao talaga na gusto nila, nakikilala sila. So, yung fame hindi lang naman yung pagdating sa mga artista or mga kilala natin. Pwede ikaw sa sarili mo, gusto mo maging ganun ka. Ayan, so nagpapakasikat ka. Kaya gagawin mo ang lahat para mapansin ka. Diba? Yun yung sinasabi na KSP. Ayan. So,
kahit, alam mo yun, kahit na hindi rin tama is gagawin mo. Para sumikat ka, gagawin mo is ipapakita mo na lang yung katawan mo sa social media. So, pati yung, alam mo yun, yung kurba ng katawan mo, kailangan mo pang ipakita. Yung mga ganun, para mapansin ka lang ng mga tao, para masabi, wow, ang ganda niya, wow, ang pogi niya. So, wow, bless na bless siya, wow, ang yaman niya. So, lahat ipapakita na lang sa social media para sumikat siya, marami ang pumansin sa kanya. Gusto kasi natin maligtas yung sarili natin sa ganun na parang hindi tayo out of cast. So, pwede rin naman yung low esteem, yung mababa yung pagkatingin mo sa sarili mo. Lalo na kapag bata ka pa lang, mahilig kang mabuli. Ayan. So, bumababa kasi yung self-esteem natin dyan. So, kaya ang gagawin natin, for example na lang sa mga gamit, kahit hindi mo naman ganun ka-afford, bibili ka ng sobrang mamahalin like Louis Vuitton, pero ganito lang naman yung sahod mo, ganito lang naman yung pera mo. So, hindi naman masama yun. Pero dahil mababa yung pagtingin mo sa sarili mo, dadaanin mo na lang sa ganun, yung mahal mga gamit, or ano pa man. So, lahat yan. So, parang isa yan sa mga nararamdaman ng tao. Ilan lang yan sa mga nararamdaman ng mga tao. And ginagawa nila yan para maligtas yung sarili nila sa ganong kalagayan. So, kahit anong gawin natin, hindi tayo maliligtas ng sarili natin gawa. Or hindi natin maaalis yung sarili natin sa ganong kalagayan. At maaalis lang natin yung sarili natin sa ganyan. Hey Lord, only God can save us. Ayan, so... sa totoo lang, nakakaramdam tayo ng ganyan because hindi natin hinahayaan na ang Lord ang pumasok sa buhay natin or kontrolin yung buhay natin. We are very busy in doing things just to please ourselves. Ayan, so para makuha natin yung gusto nating makuha. Or gusto natin mangyari, yung gusto natin talagang mangyayari sa atin. Pero mararamdaman natin at the end of the day, still sasabihin mo pa rin sa sarili mo or sa sarili natin na bakit parang kulang. My effort is not enough. Still, meron pa rin emptiness sa puso ko. Kasi, pag ganun tayo, wala pa kasi si Lord sa buhay natin. Pwedeng si Lord nasa buhay na natin, pero hindi totally natin siya pinapapasok sa puso natin. Kasi, parang bahay yan, hinayaan mo lang siyang nasa bakuran. Pero hindi mo pa rin siyang hinahayaan na pumasok talaga sa buhay mo. So, if you feel emptiness or if you feel empty in your if you feel empty today but you have already everything, I will say wala ka pa ng lahat dahil wala pa sa iyo ang nagbibigay ng lahat at yun si Lord Jesus Christ. So don't save your life, let God save you. Sa totoo lang binibigyan na tayo ng kaligtasan ni Lord. Matagal na ikaw na nakikinig sa oras na to, binibigyan ka na ni Lord ng kaligtasan, pero pwedeng binabaliwala mo pa rin si Lord hanggang ngayon sa buhay mo. So, ngayon pinapaalalahanan tayo ng Lord, don't save your life, let God save you. So, hayaan mo na i-save ka ni Lord. So, parang sa mga nangyayari ngayon, makikita natin na sa nangyayari ngayon, di ba sunod-sunod, nagkaroon ng COVID, Taal, volcano, eruption, so, mga earthquake, so meron pang paparating ngayon na heat wave. So, mapapansin natin, sunod-sunod na talaga yung nangyayari. At mapapansin natin, wala na tayong pwedeng lapitan, kundi si Lord Jesus Christ na lang. At sa sitwasyon na meron tayong lahat niyan sa oras na to or sa panahon natin ngayon, si Lord lang ang makakapagligtas sa ating lahat at wala nang iba. Meron tayong mga prevention, meron tayong ginagawang paghahanda, pero ang totoong makakapagligtas sa atin sa sitwasyon natin ngayon ay ating Panginoong Hesukristo lang at wala na talagang iba. Let God save you. Don't run. Kung hinahabol ka na ni Lord, harapin mo si Lord. Huwag mo siyang tatakasan. I believe that God is speaking na sa buhay mo ng mga nakarang araw or nakarang buwan. Tumugon ka lang ng pagtawag ni Lord sa iyo. Yung nangyayari nga sa atin ngayon, di ba? Pagtawag ng ni Lord sa atin yan, sa bawat isa sa atin. May mga ilan nang tumugon at meron pang mga hindi tumutugon. At kailan pa tayo tutugon? At kailan ka pa tutugon? Okay? So, kailan ka pa tutugon? Kailan pa ba? Ayan. So, hinahabol na tayo ni Lord eh. Hinahabol na tayo ni Lord. Si Lord pa nga naghahabol sa atin eh. Kasi, alam naman ni Lord na hindi naman talaga natin siya hinahabol eh. So, si Lord ang naghahabol sa atin.
Kaya, alam mo yun. And I was blessed kasi kahagabi na nakinig ako ng, or nanood ako nun sa CIT, sa, ano ba yun? 700 Club Asia, yung dating dancer na si Jacqueline Estevez. Oh, Jacqueline Estevez. So, nag-positive pala siya sa COVID, nasaan siya, sa America. So, sinabi nga niya na si Lord lang talaga yung inasahan niya nung time na nagkaroon siya ng nagka-COVID siya, and talaga ngayon, recovering na siya. And sabi nga niya, inamin niya na hindi daw niya talaga hindi niya masyadong pinapansin si Lord sa kanyang buhay. So, she was busy sa trabaho niya as a nurse, bilang nanay, at saka sa pagkita ng pera. Hindi daw niya talaga pinansin si Lord. Pero nung time na nagkasakit siya, naramdaman daw niya na kinausap siya talaga ni Lord. And ngayon, yung mga tito daw, sinasendan daw siya ng mga Bible verses na yun yung nakapastrengthen sa kanya. Kaya sabi niya, baliwala lahat talaga kung wala talaga si Lord sa buhay niya. So, ang ganda ng testimony niya. So, pwede niyong panoorin yung kay Jacqueline Estevez sa 700 Club Asia. So, excuse me, you will be saved. So, paano ba tayo magkakaroon ng kaligtasan? Or paano ba tayo maliligtas? So, number one, when you surrender to God and accepting Him as your Lord and Savior. So, lagi natin itong narinig na kailangan isurrender talaga yung natin yung buhay natin sa Kanya at tanggapin natin siya as our Lord and Savior. So, hindi lang natin siya tinatanggap sa isipan natin, kundi tinatanggap talaga natin si Lord Jesus Christ sa puso natin. So, gusto ni Lord, sumuko ka na, isuko mo na yung buhay mo sa Kanya. So, kung nararamdaman mo na tinatawag ka na ng Lord, sumuko ka na. Stop fighting, stop resisting, and stop hiding. And stop saying that I can do all things through me. But we can do all things through Christ who gives us strength. Sabi yan sa Philippians chapter 4, verse 13. So, surrender to God and accept Him as your Lord and Savior. So, yun yung gagawin natin para maligtas ka. Kasi, oo, sinasabi ni Lord na huwag mong iligtas ang sarili mo. Hayaan mo na siya maligtas. Pero meron pa rin naman talaga tayong gagawin. Two-way kasi yan. So, may gagawin tayo at may gagawin si Lord sa buhay natin. So, isuko na natin yung sarili natin sa Kanya. Yung parang katulad na lang sa mga pulis, hinahabol ka hanggang sa nahabol ka. So, ang gagawin mo na lang is itaas ang iyong kamay at sumuko ka na. Diba? Ganun ang gustong gawin ni Lord sa atin. Na sumuko na tayo sa Kanya at tanggapin na natin siya as our Lord and Savior. Huwag na tayo magmatigas. Huwag na tayong magmalaki, na kaya pa natin sa buhay natin, na kayang-kaya pa natin ang sarili natin. Sa panahon ngayon, wala ka nang kayang gawin. Oo, nakakapag-ano ka pa, nagagawa mo pa yung ganito, pero sa sakit na kumakalat ngayon, wala tayong kayang gawin dyan. Si Lord lang ang may kaya or si Lord lang ang may control yan. Para hindi ka magkasakit or hindi tayo mahawaan yan. There's a purpose. There's every time. Or may mga kanya-kanyang panahon, so may mga namamatay, pero may mga nakaka-recover. And si Lord lang din ang nakakaalam. And I believe, yung iba na kinuha na ni Lord is talagang nagsurrender na kay Lord. So ikaw na nabubuhay pa, binibigyan pa ni Lord na pag-asa or binibigyan pa ng chance para maranasan mo yung mga pagpapalang inilian niya sa'yo, is isurrender na natin yung buhay natin sa Kanya and accept Him as our Lord and Savior. Okay? Number two, accepting that you are nothing without Him. Accepting that you are nothing without Him. So, apart from Him, we can do nothing. So, wala naman talaga tayo kung wala siya sa buhay natin. Ang tao kasi ngayon, akala niya, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay kahit wala sa Lord Jesus Christ sa kanyang buhay. God form us, if you have riches ngayon, oo, naghihirap ka dyan. May ginawa ka dyan. Pinagtrabahuhan mo yan. Pero always remember, sabi ng Deuteronomy 8:18, but remember the Lord your God give you strength and ability to produce wealth. So, nakakapagtrabaho ka, kumikita ka, nakakapag-aral ka, nakakapag-business ka, nararating mo yung ganitong bagay, it's because of Him, not because of you. Kailangan natin tanggapin sa sarili natin. Kailangan natin magpakumbaba na wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan mo talagang tanggapin yun.
may mga taong hindi kayang tanggapin yun eh. May nabasa nga akong post. Pinaghirap, hindi ko man ito natapos, pero pinaghirapan ko kung ano yung meron akong ngayon. Yes, totoo, pinaghirapan niya yan. Pero dapat, ang lahat ng balik niyan is kay Lord. Kasi kung alam mo kay Lord lahat galing yan, hindi tayo magmamalaki. Hindi natin ipagmamalaki kung ano yung mga accomplishment natin, achievements natin sa buhay, kung ano man yung meron tayo, kundi ang lagi natin sasabihin, si Lord ang nagbigay lahat sa akin. Hindi mo magagawa yan kung hindi pinahintulutan ni Lord yan sa buhay mo. May kinakain ka ngayon because of Him. May trabaho ka ngayon is because of Him. May mga possession ka sa oras na to because of Him. Pinatrabahuan mo yan, oo. Pero dahil pa rin kay Lord yan. Kasi ang tao kapag, alam mo yun, kapag meron ng kayamanan or meron na nagawa sa buhay, meron ng narating sa buhay, is nakakalimutan natin si Lord. Tama? So, kung makikita natin ngayon, di ba, alam naman natin yung mga nangyayari sa mundo ngayon, talagang puro negative na yung maririnig natin, puro negative na yung nakikita natin. So, ganito na nga yung sitwasyon natin. Pero mapabasa pa natin sa social media na ganito, batuhan ng mga salita na hindi maganda, o anong-ano, na talagang nagpapadagdag, alam mo, sa hindi magandang sitwasyon na meron tayo. So, pero ako, para sa akin, you don't need to defend yourself sa tao. Kung may nangyayari man sa atin na ganito, hindi natin kailangan depensahan ang sarili natin. Hayaan natin si Lord ang mag-defend sa atin. Sabi nga sa Acts chapter 2, verse 21, call upon the name of the Lord and you will be saved. So tumawag lang tayo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo at tayo ay maliligtas. So hindi natin kailangan i-ano pa yung sarili natin, makipag-away. Kasi tayo minsan yung mga ano tayo eh, yung mga ganung ugali tayo para i-defend natin yung sarili natin. Is i-ano pa natin yung nararamdaman natin. So i-hold na lang muna natin yung mga emotion natin and let God to save you. And let God save you in that situation. Kung ano man yung situation mo ngayon, ipagdasal mo yan, ilapit mo yan kay Lord. Kasi once na sumurrender ka kay Lord, inaccept mo siya as your Lord and Savior, for sure, sigurado na ililigtas niya ikaw kung ano man yung pangit na sitwasyon mo sa oras na to. So, yan. Kasi tayo, di ba, may mga ugali tayo na masyado tayong ma-pride. Pero yung pride na yan, nangyayari yan kapag may mga masyado tayong pinagmamalaki sa buhay natin. So, di ba, tama? Pag may mga narating na tayo sa buhay, dun dumarating kasi yung pride sa atin. Kaya hindi tayo napapatalo. Kaya, hayaan natin si Lord. So, wala naman talaga tayong magagawa kung hindi dahil kay Lord eh. Ipinahintulot niya yan sa buhay natin. So, share ko lang sa inyo. So, ako kasi hindi ko ugali na parang kapag may ginawa ka sa akin, isa, anuhin pa kita. Hindi. I always pray to God na Lord, ikaw na lang mabala sa akin. For example, dati, papunta ako ng Las Piñas kasi may aatenan ako na mentoring. So, habal-habal ako that time. Kasi makikita kami ng ka-churchmate ko dahil sabay na lang kami pupunta doon. So, makikita kami. So, sabi ko, umabot na ng 30 minutes, hindi pa ako nakakapunta. Kung titingnan mo, Ayala to Baclaran, ang bilis lang ng biyahe kung nakahabal-habal ka naman. So, sabi ko kay Kuya, Kuya, bakit ano? Parang ang tagal natin kung saan-saan mo ko inikot. Hindi siya nagsasalita. And sabi ko sa kanya, Kuya, aaten pa ako na, ng mentoring, church gathering. So, ihatin mo ko sa dapat mo. Hatiran. But that time, nagpipray na ako kay Lord. Hindi ako nakipag-away sa kanya, hindi ako nag-inipag-inipag. Pero nagpipray ako kung saan-saan niya ako pinunta. Nakakapag-isip na ako sa isip ko na, ano ba to? May balak yata sa akin, pero ay pulutuan. Hanggang sa dumating yung time na nakapunta kami kung saan dapat ako pupunta. Then, siningil niya ako ng ganito. Doon lang siya nagsalita. Sa 45 minutes o 1 hour na magkasama kami sa angkas, ay sa habal-habal, doon pa lang siya nagsalita. Sabi niya sa akin, sorry ma'am, kasi hindi ko kasi alam yung lugar na ito. Lugar na siya sa akin. Then, ang sabi ko lang sa kanya, okay lang kuya, ito na yung bayan. So, ang mahalang binayad mo sa kanya. Hindi ako nagsalita ng hindi maganda. Pero ang sinabi ko sa kanya, God bless. Sabi ko kay Lord, Lord, kung ang taong ito may hindi magandang balak sa akin, ikaw nang bahala sa kanya. Ikaw na yung gumante para sa akin. Basta magiging mabuti lang ako sa kanya. Kasi naiisip ko,
that time, bakit ko pa, bakit ako makikipag-argue sa kanya? Baka yun pa yung layo kong kabahaan. So, kasi kapag nagsalita pa ako na hindi maganda sa kanya, parang masyado na ako natitingnan sa sarili ko. Parang masyado ako mayabang, maere, or parang, ewan ko, parang ganun kasi para sa akin. So, ganun din sa buhay natin kay Lord. Dapat i-accept natin na wala naman talaga tayo magagawa kung tayo ay hiwalay sa kanya. Accepting that you are nothing without Him. So, wala kang magagawa kung wala ka kay Lord. Kung meron ka mang nagagawa ngayon, dahil pa rin kay Lord. So, hindi natin yung dapat ipangalaki. So, pangatlo, para maranasan natin yung pagliligtas sa atin ng Panginoong Jesucristo, avoid vices. Vices, bisyo. So, ano ba yung mga bisyo? Hindi lang naman yun yung pag-iinom, pag-iigarilyo, pagsusugal. So, ito rin yung mga immoral habits, yung mga immorality, bisyo din yan. So, yung mga bad habit natin, na yan ang makakapahamak sa atin. Alam mo yun, ikaw rin naman gumagawa ng kapahamakan mo. Tayo pa rin ang gumagawa ng kapahamakan natin. Pero kung iiwasan natin yung mga ganyang bagay, hindi natin malalagay ang sitwasyon natin sa kapahamakan. Yeah. So, our body is the temple of the Holy Spirit. Sabi yun sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19. And without holiness, we cannot see the kingdom of God. So, kapag punong-puno pa rin tayo ng mga bisyo sa buhay natin, kahit kilala na natin si Lord sa buhay natin, mahihirapan pa rin tayo. So, mapapahamak pa rin tayo. So, kailangan iwasan na natin yung mga ganyang bagay. So, naalala ko, share ko din ulit sa inyo, nung college life ko, mahilig na akong mag-inom. Halos araw-araw yata, nag-iinom ako. So, dumating yung time na yung kainuman ko, isinusundan ako kahit saan ako pumunta. Alam mo yun? So, hindi ko rin naman siya masisisi kung bakit niya ginawa sa akin. Kasi, syempre, pinakita ko sa sarili ko na hindi ako kailangan restituin dahil sa ginagawa ko or dahil nakikipag-inuman ako sa kanila na gabing-gabi na. So, parang, wala akong dapat sisigin doon, hindi ako magalit sa kanya. Nung una, nagalit ako sa kanya. Pero, pinatawad ko din siya kasi na-realize ko rin sa sarili ko na may mali pa rin talaga ako doon. So, hindi ko na i-elaborate. Pero doon, nilagay ko yung sarili ko sa kapahamakan. Pero kung hindi naman ako naglalangon sa alak, edi sana walang mangyayari sa akin ganun. Pero I thank God kasi pinaserve ako ni Lord. So, avoid natin yung mga vices natin. Or avoid mo yung vices mo. Kung may mga vices ka pa ngayon, once you surrender to God, unti-unti mawawala yan. At kung tinalikuran mo na yun, huwag mo na yung balikan. Okay? So, hindi na, sabi natin, di ba, mayroong mga narinig, mahirap, ano, kapag nakasanayan mo na, mas mahirap pa rin. Pero kapag, ano, totoong tinanggap mo si Lord Jesus Christ sa buhay mo, sa puso mo, mawawala yan sa'yo. Totoo yan. Proven yan, at nangyari mo sa buhay mo. So, avoid natin yung mga vices mo. No. Or avoid mo yung vices mo. Kailangan mo yan tanggalin sa buhay. Okay, so, yun nga, without holiness, we cannot see the kingdom of God. Sabi yan sa Hebrews chapter 12, verse 14. So, pang-apat, equip yourself with the word of God. So, Joshua 1:8, huwag mong kalilitaan, basahin ang aklat na yon, dinidilim mo araw-gabi, upang matupad mo ang susunod doon. So, ganyan, ginahawa ka at magtutupad ka. So, mabuhay ka na sa salita ng Diyos. Di ba, una, sinurrender mo yung buhay mo kay Lord Jesus Christ, at inaksep mo siya as your Lord and Savior. Tapos pangalawa, inagmit mo sa sarili mo na wala akong magagawa kung hindi mo kasama ang Panginoong Jesucristo. And pangatlo, syempre iniiwasan mo na yung mga bad habits mo or yung mga vices mo. So, pang-apat, kailangan i-equip mo na yung sarili mo ng salita ng Diyos. So, kailangan mabuhay ka na sa salita ng Diyos. Start your life with the Word of God. Kasi yung salita ng Diyos ang makakapag ligtas sa'yo, ang makakapag-save sa'yo. Word of God will remind you, the Word of God will warn you, the Word of God will guide you, the Word of God will strengthen you, the Word of God will encourage you. So, ang salita ng Diyos, ang lahat sa atin. Okay? So, ang salita ng Diyos, ang lahat sa atin. Kailangan ma-equip mo or equip mo yung sarili mo ng Word of God. Kahit walang mag-encourage sa'yo, if you have the Word of God, alam mo, hindi ka basta-basta makakaramdam ng mga ganun. Yung mga sinabi kong mga negative kanina, sobrang lungkot, feeling mo mapag-isa ka, mahirap ka, mababa yung pagtingin mo sa sarili mo, feeling mo wala kang kwenta. Pero kapag meron kang Word of God, aalisin lahat ng Word of God yan, yung mga ganyan mong nararamdaman. Okay?
Okay? So, I'll teach you how. Kasi, paano ba tayo ma-equip ng Word of God? Kasi kami, meron kami tinatawag na devotion. So, yung devotion na yun, araw-araw, nagbabasa kami ng Bible, dalawang chapter a day. Ayan, so, dalawang chapter a day siya na binabasa namin. So, nagsimula kami sa, sa John or Juan. So, babasahin mo yung dalawang chapter. Ayan, so, dalawang chapter. For example, ito. Papakita ko sa inyo. So, magsisimula tayo sa John. So, every day, dalawang chapter kami. 1 and saka 2. So, meron kami tinatawag na soap. So, yung 1 and 2, babasahin namin yan. Pare, nag-start ako sa Monday. Nag-start ka sa Monday. So, John, 1 and 2. Tapos, magbabasa kami doon. Then, meron kaming magiging scripture doon. Yung sinasabing scripture, kasi sa soap yun, S-O-A-P, scripture, yun yung word ni Lord na nagrema sa'yo. Yung parang pag nabasa mo siya, parang ako to ah. Parang alam mo yun, nagbasa ka naman, na parang ano-ano ka, parang ako talaga to eh. Yung kahit ang dami mo nang nabasa, yun pa rin, babalik at babalik ka pa din dun kung saan ka natamaan. Yun yung sinasabing scripture. Then yung O, yun yung sinasabing observation. Kung ano yung natutunan mo doon, or ano yung sinabi ni Lord doon sa nabasa mo. Then, letter A, i-apply mo kung ano yung natutunan mo. Para sabi mo na hindi na ako magbumura, hindi na ako magpapalamog sa alak, ganun. So, yun yung application. Then, yung P, prayer, ibig sabihin ng prayer, ipag-pray mo yung application mo. Diba? Madali lang siya. So, scripture, observation, application, prayer. Ulitin ko yung scripture kung ano yung nagrema sa'yo. Yung observation, kung ano yung natutunan mo doon sa nagrema sa'yo doon na verse. Then, yung A is application, kung paano mo i-apply yung natutunan mo. Then, yung T, yung prayer, kung paano mo, or ipag-pray mo yung application mo para magawa mo. Kasi wala naman tayong magagawa kung hindi natin dadaanin sa prayer yan. So, mahalaga na pinapipray natin yung application natin. So, ganun yun. So, tanggapin mo ang kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus sa atin. Tanggapin mo. Tanggapin mo, sabi nga dito sa Marcos 8, verse 36 to 38. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayan ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? So, ano ba ang mapapala natin kung makamtan natin ng lahat? Kahit anumang meron ka dyan. Baliwalayan, hindi ka maniligtas na kung ano meron ka ngayon. Ang makakapagligtas lang sa'yo is ang ating Panginoon sa Kristo. Kapag tinanggap natin siya sa ating buhay. So, baliwala lahat talaga yan. Sinasabi ko sa'yo, baliwala lahat. Baliwala. Kahit may asawa ka pa ngayon, hindi ako bitter dahil sa'yo. Kahit may asawa ka ngayon, pero pag wala si Lord Jesus Christ, kahit kumikita ka ng pera na napakalaki, wala si Lord Jesus Christ sa puso mo, baliwala lahat yan. Kahit may malaki kang bahay, at sabi mo hanggang 6th floor pa ang bahay mo, kung wala si Jesus Christ sa buhay mo, baliwala yan. Kahit mataas ang katungkulan mo sa trabaho, kung wala si Lord Jesus Christ sa buhay mo, baliwala yan. Nasabi ko talaga sa'yo, baliwala lahat yan. Hindi ka maililigtas na kung ano ang meron ka ngayon dahil ang lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Sabi nga, ang pinakamataas na langit, ang daigdig at ang lahat ng narito at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Kaya tanggapin natin si Lord Jesus Christ sa buhay natin para maranasan natin yung kaligtasan na inaalok niya sa atin. Yung nangyayari sa atin ngayon, yung sunod-sunod na nangyayari sa atin ngayon, gusto ni Lord lumapit ka na sa Kanya. Tanggapin mo siya sa buhay mo as your Lord and Savior. Alam niyo ba na ang tanggapin ko si Lord Jesus Christ sa buhay ko, yun yung pinakamaganda at pinakamasayang nagawa ko sa buhay ko at kailanman hindi ko yun pagsisisihan. Hindi ko pagsisisihan na tinanggap ko si Lord Jesus Christ sa buhay. Kahit simple lang ang buhay ko, masasabi ko, lahat ay nasa akin. Kasi nasa akin ang lahat. At yun ang ating Panginoon sa Kristo. Madali lang naman yun. Tanggapin natin siya sa puso natin na buo. Tanggapin lang naman natin siya na buo sa puso natin. Right now, si Lord, kinakatok ang iyong puso. Kinakatok ka ng iyong
inaantay na lang ni Lord na pagbuksan mo siya at hayaan niya na ang buhay mo ay linisin niya, bigyan niya na, alam mo yun, bigyan niya ng ayos yung buhay mo, bigyan niya ng direction yung buhay mo. Hindi ka magsisisi. Hindi ka magsisisi. Kung may pagsisisihan ka sa buhay mo, yun ang mga, ako, kung may pagsisisihan ako sa buhay ko, yung mga pagkakamali ko. Pero dahil sa pagsisisi ko, sa mga pagkakamali ko na paghingi ko ng tawad kay Lord, nandito na si Lord Jesus Christ sa puso. At hindi ko yung pagsisisi. Kaya hindi ako natatakot na ipagmalaki si Lord Jesus Christ sa buhay ko. Dahil siya ay lahat na sa akin. Natutunan kong makontento sa anumang meron ako kasi meron na talaga siya. And nararamdaman ko yung security sa puso ko at syempre yung assurance ng salvation ko na dumating ang time na kunin man ako ni Lord, alam ko na kung saan ako at yun yung sa akin. Don't save your life but let God save you. Ayaman na the Lord save God. Alam niya naman yung sitwasyon mo na ngayon, alam niya ng pagod na pagod. Gusto kanya nang bigyan ng kapahingahan. Gusto kanya nang pagpalain. Gusto niya nang maranasan mo yung buhay na ganap at sisi. Gusto na ni Lord na iparamdam sa iyo yung pagmamahal niya. Gusto na ni Lord ibigay sa iyo ang lahat. Pansinin mo na si Lord sa oras na ito. Pansinin mo na si Lord sa buhay. Kinakatok ka na ng kaligtasan. Kinakatok ka na ni Lord. Kinakatok na huwag na natin baliwala yung sumunod. Okay? Uulitin ko, hindi kang magsisisi kapag binapasok mo sa Lord sa puso mo. Hindi kang magsisisi. At masasabi mo pa na you are blessed. Masasabi mo pa, very much blessed. Talagang blessed. Because you have Jesus Christ in your life. So don't save your life. Let God save you. So I will pray for you. And sabayan mo yung panalangin ko. Ama, napapasalamat po ako sa iyong salita, sa iyong pagmamahal po sa akin. Lord, patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan aking nagawa Panginoon. Lord, tulungan mo po ako natanggapin ka sa buhay ko as my Lord and Savior. Pumasok ka po sa aking puso at kontrolin mo po ang aking buhay. Lord, wala akong magagawa kung ako ay hiwalay sa iyo. Lord, ilagay mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Lord, save me sa sitwasyon na meron ako. Salamat po. Thank you. For your son, Jesus Christ. Amen. And I will pray. Hallelujah, Father, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sa mga taong nakinig sa oras na to, Panginoon, oh God. Lord, salamat, oh God, dahil sa salita mo, oh God, patuloy mo kaming pinapaalalahan ng Panginoon. Patuloy na kinakatok mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, kung ano man po yung pride na meron kami sa aming mga puso, Panginoon, ay alisin mo, Panginoon. Lord, lahat ng mga hindrances, Panginoon. Lord, lahat, Panginoon, oh God, ng mga hadlang, Panginoon, ay alisin mo, Panginoon, oh God. Lord, ikaw lang ang makakapagbigay ng lahat sa amin. Lord, ikaw lang din ang makakapagbigay ng kaligtasan sa amin, Panginoon. Lord, nakakapagod, Panginoon, mabuhay sa mundo na hindi ka namin kasama. Lord, kung wala kaming relasyon sa inyo, Panginoon. Lord, patuloy na palakasin mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, patuloy mong i-encourage, O God, ang bawat isa, Panginoon, sa mga nawawalan ng pag-asa, Panginoon.
Lord, sa mga nakakaramdam ng kalungkutan, nakakaramdam, Panginoon, o God, ng kawalang pag-asa, Lord, nakakaramdam, Panginoon, o God, ng walang kwentang kanilang buhay, Panginoon, o God. Lord, kayo ang magparamdam sa kanila, Panginoon, o God, na may dahilan or may purpose, Panginoon, o God, bakit sila ay nabubuhay, Panginoon, o God. Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi ka nagsasawa, Panginoon, o God, na iparamdam sa amin yung pagmamahal at kabutihan mo, Panginoon, o God. Lord, forgive our sins, O God. Lord, patuloy na linisin mo ang aming mga puso. Lord, patuloy na linisin mo ang mga isipan ng bawat isa, Panginoon, O God. Lord, I pray sa mga taong hindi pa, Lord, lumalapit sa inyo, hindi ka pa tinatanggap sa kanilang buhay, Panginoon, Lord, tatakbuin mo sila. Lord, marami kang kaparangkanan, Panginoon, at walang imposible sa inyo, Panginoon. Lord, tatukin mo sila, Panginoon, at dalangin ko tanggapin kanila sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, patuloy na parangkanan sa amin, O God. Lord, yung pagpapala, Panginoon, O God, na ikaw ang aming Ama. Lord, ikaw ang aming pinaglilingkuran, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa security. Lord, salamat, Panginoon, sa lahat. Lord, salamat, Panginoon, sa lahat. Salamat, 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 Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat dahil ikaw ang buhay ng Panginoon. Lord, salamat sa buhay na bigay mo sa amin, Panginoon. Salamat. Patuloy kitang pinupuri. Patuloy kitang sinasama. Patuloy kitang dinapasin mo sa amin, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Papalakpan natin si Lord. And tanggapin na natin si Lord Jesus Christ. Okay, itaas natin ang ating mga kamay para sa benediction. Sinasalita ko sa iyo ang kalakasan, pagpapala, at pag-iingat ng ating Panginoon Hesus Kristo. Maranasan mo yung pagpapala ng kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Hesus sa oras na to. At maranasan mo ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagpapala, at lahat-lahat. In Jesus' name, receive this blessing in Jesus' name. Amen. Bye. God bless you.